Yung kumusta mga tol, papunta tayo sa Vintage Vault ngayon. Pupunta si Tropang Gio. And check natin doon yung mga vintage na damit. Iba-ibang klase ng damit, pants, vintage na hoodie, jacket, damit, yung mga band shirts, yung mga damit ng mga 90s pa. Tapos binibenta na ngayon ng mas mahal. And pupunta tayo doon para malaman natin kung bakit siya nagmamahal ngayon at bakit lumaki yung ganong klaseng industriya. Not only sa Philippines, pati sa ibang bansa, especially sa US, sinusuot yan ng mga celebrities doon, yung mga vintage NBA players, mahilig na rin sa mga vintage ngayon. So papunta tayo doon kay Tropang Gio para malaman natin kung bakit lumaki na lumaki yung market ng vintage game. So ayun, sumahan nyo ako mga tol. And ngayon ko lang sabihin ito, please subscribe to my channel. Ah, ako siya vlogger na vlogger talaga. So alam nyo na, the building life. Natin ng bare. Huh? Sa'yo na lang to. Silver na. Alin? Ano ba yun? Huwag ka mag-pick. Oh, ito na. Pagkakain mo, ha? Oo. Ha? Oo. Anong oo? Anong oo? Ha? Opo. Pag di mo to pinangkain. Pinangkain ko yun, sir. Patingin nga yung tsura mo. Kain mo to, ha? Oo, sir. Oo, sir. Hindi na, sa'yo na yan. Bigyan mo isa, pampabango. Bawal. Bawal daw, sabi nito. Oo, sa'yo to. Pangkain nyo yan, ha? Apo. Oh, sige, bye-bye. Uy, ba't kami na kabidyo? Oh? Ako si kulot. Bigyan mo 10 si tropa, 50 sa'yo, di ba? Oo, bigyan mo 10, bigyan mo 10 yan. Bigyan mo 10. Huwag ka mag... Bigyan mo 10. Binigyan ka na si Kwente. Pinapiyan nyo kanina, sir. Eh, ba't naman lahat nagbibigayan kayo? Alam mo yung benta, sir. Oo. Oh. Ate ito, ate. Oh, sige na. Dami niyong tattoo, sir. Pogi ako dito. Hindi ko alam. Ako lang pogi. Sayo kayo, bilis. Okay, alam ba sa YouTube to? Si Mihel, ang mahal ang ganito, ang sino pang pinili mo. Oo. Baka ang hirap ng buhay ng sitwasyon ng ganun mga bata. Bata pa lang, nagtatrabaho na. Ganun na ginagawa nila. Tapos, nakukuha pa rin nila bumitik, no? Maging masaya. Samantalang yung mga ibang bata na ganyan, pag hindi mo nabigyan ng... Hindi, yung mga iba, yung mga pag di mo napagbigyan. Porket may magulang sila na mas nakakangat sa buhay, pag di mo napagbigyan, nagagalit na, di ba? Kaya may mga ibang tao, konting problema lang. Naiwanan na siyota, magpapakamatay na. Yung iba, nagkonting problema lang, nadidepress na. Kala mo, nagbabayad na ng bill sa bahay. Tapos depression daw, papakamatay. Well, hindi naman, totoo naman ang depression eh. Pero minsan, kailangan mo maging matibay. Alam mo yun, kung i-analyze mo ang buhay, marami pang mas mahihirap na bagay sa mundo kaysa pinagdadaanan mo. Kung yung mga batang yun, kung iisipin mo yung mga batang yun eh, ang hirap ng mga pinagdadaanan nun, pero nakukuha pa nila maging masaya. Paano na yung ibang tao dati yung isip nila yun na may mga mas mahihirap pang sitwasyon kaysa kanila para isipin nila mag-suicide or magpakamatay. Ang kulit din eh. Mayroon talaga siguro ang buhay. Mga iba nga, hindi mo pagbigyan yung luho ng mga bata, galit na galit na sa magulang. Samantalang yung mga yun, sila gumagawa ng pera para sa sarili nila. Ano yung mga baka bata pala sa magulang na ibibigay yung mga pera? Mismo. Unfair ang mundo eh. Pero nasa tao talaga kung paano magiging masaya eh. Kasi ang kalungkutan, andyan dyan yan. Kahit anong mangyari, andyan dyan yan. Ayun o, parang... Maraming salamat po. Wala kang binibenta, hindi kita mabibigyan. Naman yun.
Itong mga to pwede mo pambilin kasi para kahit papaano bigyan mo 50 may kabalit eh. Tatrabaho yung mga yun. Pwede mo suportahan. Bibili mo na lang minsan talaga maging masaya kahit ganito yung sitwasyon ng mundo. Wala namang patas. Saan mo na ba sa buhay ay malasin? Kumakalam sikmura at wala ka nang makain. Sa usok ay sabog, nilulunok na lang yung hangin. At isipin na busog, baka bukas papapala rin. Maalat ang diskarte, kaya ulam, tuyo at daing. Mainit na kape, sinasabaw ko pa sa kanin. Nagtampo ko sa bigas, kaya walang masaing. Ngayon alam mo na ang sulat at ang sugat ko'y malalim. Inisip lang pagsubok to, hanggang kailan to tatagal. Hanggang taga sa aking dibdib, unti-unting natatanggal. Bakal na puso ko, paano ko magmamahal? Natutulog ba ang Diyos? Kaya paano ko magdadasal? Yeah. Bubuksan ko pintuan ng langit na sarado. Hanapin susi ng tagumpay kahit may kandado. Akin na ang kontrata, handa na ang lagda ko. Sa akin ang titulo ng hinahangad kong palasyo. Kasi yun, nagpasama lang yung tropa sa akin. Sobrang kulit, lawlaw ang pantalon, double X silang damit. Mayabang mapusok kaya dami ng galit. Imbis na ballpen at notebook, 29 lagi kong bitbit. Papasok sa school, hindi na ako mag-iisip. Lalabas ng classroom, magyoyosi pag naiinip. Di ko na inisip kung ako ay papasa. Uuwi ng bahay, sa mukha ay may pasa. Gang member na sa hood, maagang napabarkada. Salamat OG Sacred sa kantang buhay na gangsta. Married to the game, napamahal na sa kalsada. Utak, warlord, shout out sa krusada. Gustong maging si Push kaya hindi na tubiro. Cause I want to be a king, rest in peace kay Kiko. Di mahanap kapayapaan kahit saan ko tignan. Cause you can't talk peace and have a gun. Hirap kalimutan ang nakaraan. Di mo maiwasang umiti na lang. Halika dito, pakinggan ang kwento ko. Kay sarap balikan, di mo lang alam. Aking kilalahan, bahagi ng buhay ko. Nainlab ako sa hip-hop, sinaulo mga rap lines. Batak to sa suntukan, kaya inaral ko yung punchline. Ligaw ng gangsta rap is back, habang gumagang sign. Alam ko na yung Glock. So yan mga tol, nandito tayo ngayon kasama si Tropang Gio, ang may-ari ng Vintage Mall. So bro, kailan ka nag-start nitong klaseng business? Actually, itong ginagawa ko, nag-start ako magbenta. Hindi ito negosyon to. Mm-hmm. Nag-start ako magbenta first year high school. Kumbaga sa mga kakilala-kakilala lang, sa mga tito-tita. Tapos, natigil ako noon. Kasi parang, trinay ko na ganito yung negosyo sa Bicol, taga Bicol kasi ako. Trinay ko siya. Tapos, yung market maliit lang eh. So, ang bentahan namin nung isang t-shirt is 250 per shirt. Parang okay na kami doon. Magkano siya nakukuha? Nakukuha namin noon before is 100 to 150 lang noon. Sa Wagwagan? Sa Wagwagan noon. Ngayon, hindi ako namimili ng kumbaga yung mga para sa akin. Vintage na siya. Okay. Noon parang ang uso lang is yung mga pang skate brand, pang surf brand, mga Quicksilver, mga Billabong, mga ganon. Tapos tumigil siya kasi nag-call center ako. Okay. After noon, pumunta ako ng Manila, nag-call center din ako for almost 2 years.
Tapos after noon, may isa akong tropa, si Christopher Verosi. Tapos sabi niya, ano yan, ba't hindi ka, di mo try mag ganito, mag online. Sabi ko, sige, pwede naman. Trinay ko, sa Pasig ako na nakatira. So mga 2016, 15, mga ganun. Tapos yun, nagka-store kami sa show, sa MRT station, apat kami doon magkakaibigan. Tapos, at the end of the day, parang nakaisip na magkanya-kanya. Tapos ako, napunta ako sa Soul Slam. Mm-hmm. Naging partner ako with Antonio Aguirre. Oo. Naging partners kaya binigyan niya rin ako ng opportunity na magkaroon ng isang store sa Alabang Town Center. 1 year din kami magkakasama nun. Tapos yung ibang kasama ko sa show, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang store. Ah, so parang nagkahiwa-hiwalay kami, kayo, pero magkakaibigan pa rin kami. So yung nagkanya-kanya kayo, and then, yun nga, pumasok kay Antonio Aguirre. Mm-hmm. Nagkaroon ko ng chance na magkaroon siya dun sa may... Sa Alabang Town Center. Alabang Town Center. Ano yung time nung lumipat ka na dito? O mas ano mahaba pa yun? Marami pang... Hindi naman. 1 year lang yun doon. Okay. Tapos, after kasi noon, nag-move din yung Soul Slam dito. Okay. Sa Makati. So, sabi ko, mag-move na rin ako dito. Nag-start ako as maliit lang nandiyan sa kabila. Okay. Ano yun? 2018. Mm-hmm. 2018 ako dyan. Nag-start ako ng maliit lang. As in, sobrang... Siguro ito lang yun. Yun na yun. Yung story ko. Tapos, August 4, 2018 ako dyan nag-start. 1 year din ako nag-last. Tapos naging open to February ng 2019. Yun, kinuha ko na to. Nice, 2019. Tapos yun, hanggang ngayon. So, yung mga time na yun, as a empleyado ka sa call center, mm-hmm. and then ngayon, mas nag-focus ka na ngayon dito sa mm-hmm. business na to. Sobrang nakakatawa. Kasi from graveyard shift, tapos naging somehow small business owner, di ba? Ang pinakamasarap kasi dito is hawak mo yung oras mo. Tama. Tsaka ang dami mo nakikilala mismo. Tsaka para sa akin, hindi to small business eh. Kasi kung makikita mo mga presyo nito, pare, hindi biro ang presyo nito. Gumanda na rin kasi yung market. Lalo yung industriya niya ngayon, lumalaki. Lumalaki. Sobrang nagpapasalamat din ako sa lahat ng tao na bumubuo ng culture. Kasi maliban sa street culture, parang yung vintage Philippines, malaki din yung binibigay ng impluensya sa mga tao. At saka sa hip-hop. Sa hip-hop, sobrang lakas ng vintage para sa akin. Nangyayari ngayon, especially sa ibang bansa. Oo. Lumalaki na lumalaki yung industriya doon. Eh, mas nauna na sila eh. Mas matagal lang nga silang ginagawa. Sila. Pero mas iba yung ngayon eh. Iba. Mas nag-boom na yun eh. Kasi kung titingnan mo para sa akin, yung hip-hop, di ba sinasabi golden age ng hip-hop is early 2000? Mm. Ngayon para sa akin, ito eh. Kasi na-appreciate ng lahat. Yeah. Lahat ng artist from luma to bago, na-appreciate na lang. Iba yung impact ng hip-hop sa buong mundo ngayon. Iba. Especially sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Napakalaki, napakalakas. Mm. Iba yung dating eh. Pag sinabi mong hip-hop ka, unlike before, pag hip-hop ka, di ba? Iba yung impression. Ngayon may class eh. Uh-oh. May class, may dating, may respeto. Respeto. So, pag hip-hop ka, hindi naman ibig sabihin sa music lang. Uh-oh. Hindi naman ibig sabihin gang-affiliated ka dapat para maging hip-hop ka. Siyempre, andyan din yung passion. Totoo yun. Diba? Yung passion at fashion. Oo. So, pag meron kang ganun, alam mo kung pag nasusuot ka ng isang bagay, dapat alam mo kung paano, kung ano yun, paano yung approach sa'yo ng tao, kung ano yung tingin sa'yo ng tao, kung ano yung damit na sinusuot mo, di ba? Yun yung importante sa fashion. Mm-hmm. Para sa akin, ako, as a hip-hop, hip-hop ako, importante sa akin yung pananamit. Uh-oh. Sa Tagalog, pananamit mo, paano ka tignan. So, sa akin, naging fan din ako ng vintage, yung time na gusto ko malaman kung anong klaseng industriya to, umibili rin ako ng damit, anong yung na-appreciate ko kasi nagiging nostalgic sa akin lahat ng mga bagay. Pag umibili ako ng mga like Tupac, yung mga damit like Mickey Mouse, mga ganyan. So na-appreciate ko, kaya naisip kong pumunta dito, may makausap na tao na ano dito sa industriya to. So Tol, bakit siya nagmamahal? For me kasi, yung rarity ng damit. Parang, for example, isang shirt na vintage made from 1990. So, sa
isipin mo ilang 30 years from now may nag-exist pa na ganun. So kung titingnan mo ilan na lang yung nag-exist na ganun. So supply and demand pa rin, 'di ba? Sa kumbaga yung print itself, for example yung mga tour shirt ng mga artist noon like Tupac, BIG, syempre kaya siya nagmamahal kasi syempre sino ba naman ang meron pa niyan? 'Di ba? Yung supply and demand niya. Tsaka yun nga yung nearest na memorabilia na pwede mong makuha out of the artist na kumbaga kahit yun si Kanye. Gusto ko yung sinabi mo ngayon kasi si Nipsey Hussle, sobrang iniidolo ko siya. And may nakita ako na nagbenta ng tour shirt niya, yung Victory Lap. And then sinuot ko lang siya once. After nung tol, pinaframe ko na siya. Oh, totoo yun. Kasi yung alam ko yung value. Yung value. Kasi yun nga, para sa akin naman, yung vintage culture na naman, or yung vintage shirt. Nostalgic siya sa bawat isa. Eh. So, bawat isa, or kanya-kanyang tao, iba yung dating ng isang damit. Kasi, for example, sa akin, na fan din ako ng music, malaki yung impact sa akin ng mga tool shirt. Kasi, syempre, yun yung pinakamalapit sa akin. Eh. Yeah. Diba? For example, iba naman sa tao, may ibang tao na yung mga Jordan, di ba? Kumbaga bawat tao kasi may kanya-kanyang perspective kung ano yung value ng isang damit. Mismo. At sa sobrang tagal niyan. Sobrang tagal. Ilan na lang ang meron, yung iba nawala, nasunog, nasira, natapon. May mga natitira pang yun na yung mga parang ginto eh. Totoo. Diba? Kaya ngayon, actually, yung maraming gumagawa ng live auctions. Yeah, yun. Napakalakas ng season pass. Napakalakas nila. Kasi isa sila sa mga nagbumubuhay sa vintage culture. Tsaka yung grupo nila, sobrang lakas ng binibigay sa vintage game. Kasi hindi lang kasi Philippines yung kinakausap nila, international na yung nagla-live auction sila. Actually, sa Instagram. Tingin ko sa ibang bansa, maraming kumukontak dito sa Pilipinas para makakuha ng mga gandang vintage. Kasi marami, to be honest, marami ditong maganda. As in, nandito kasi, kumbaga tayo isa sa mga bagsakan ng mga ganda. Diba? Kumbaga, nasa atin yung mga magagandang stuff. Totoo. Kaya... Hindi naman sa pag-ano ka sa third world country. Kumbaga, aminin yung totoo, tinatapunan tayo. Pero, for example, sa kotse, bakit maraming piyesa sa Pilipinas? Diba? Maraming piyesa sa Pilipinas galing Japan. Kasi sa atin nga pinabagsak. Diba? Pero, nasa atin yung may pinakamagagandang piyesa. Same as sa damit, nasa Pilipinas yung isa sa pinakamagagandang stuff. Oh, kasi kung isipin mo, nasa Amerika sila, diba? Actually, hindi naman nila pinansin lahat yan. Naitapin na nila yan sa Asia, sa Philippines. So, tayo mga Pinoy, magaling tayong gumawa ng paraan para maging ang basura maging ginto. Maging ginto, diba? And ang laki ng advantage natin sa mga ganyang bagay kasi nasa atin yung mga ginto. Diba? Totoo. So sa atin na yung mga iba na preserve, tinago hanggang sa eventually lumaki yung market. Naabutan niyo na ngayon ng mahal, diba? Actually, before kasi hindi siya ganun kaputok. So, may mga tao lang na nag-hold for collection. Maraming ahead of time mag-isip. Siguro para sa akin, hindi naman siya ahead of time. Fan lang talaga sila nung bagay na yun. Nung bagay na yun. For example, may isa akong friend sa Facebook na meron siyang collection ng banda. Ah, okay. So, kaya niya ng damit. Ng mga damit, collection niya kasi yun. Ngayon, nakita niya kasi na nagkakaroon ng demand. Sabi niya, pwede ko ba ibenta na to? So, like, pwede mo ibenta kasi nagkaroon na nga siya ng, nagkaroon na siya ng mas mataas na value. So, out of nowhere na naisip niya yun. Kasi, syempre, siya, fan lang siya nung banda. Yeah. Diba? Tapos ngayon, pwede ko palang gawin pera to. Yeah. Para naisip niya na parang, sige, this is the time na mag-unload na ako. Mm-hmm. Parang ganun lang din. Pero magkano yun, no? Oo, mataas na rin. Pero, yun nga, ibig ko sabihin, may mga tao kasi na hindi mo naman iniisip na magmamahal yun. Kasi fan ka lang na ng isang bagay. Yun din naman sa atin. Kumbaga, for example, sinabi mo, di ba, meron kang t-shirt ni Nipsey Hussle.
So, para sa'yo, priceless na yun. Oo, oh, wala na. Wala oh. naman. Yun yung ibig ko sabihin, per shirt. Mm-hmm. Kaya, kumbaga, tumataas yung value. Kasi individually, meron tayong, kumbaga, meron tayong attachment sa isang bagay na mismo. Yan ang sabi mo, di ba, yung mga parang, yung kanina, na may mga bagay na naaalala ka. Oo. Oh. Pag nakikita mo yun. Sa isang bagay na to, hindi lang ikaw lang yung may naaalala kaya gusto mo. Ang dami. Madami. So ikaw nang bahala para magbigay ng value ng bagay na to kung gusto mo nang pakawalan. Mismo. So maraming tao maghahanap niya. So ikaw na nakakaalam kung anong tamang price. Oo. Na ilalagay mo sa bagay na to. Mismo. Eh, syempre, agawan yan. Agawan yan. Kaya doon nagmamahal. Same as, ito ilagay na lang natin para mas madali. Di ba si Supreme sobrang putok? Mm-hmm. Konti yung nire-release. Konti yung nire-release. Supply and demand. Marami may gusto, konti yung release. Kaya nagkakaroon ng resale value. Mm. Same as sa sapatos. O gusto ko ng Jordan 1 na brands. Nire-release ng 2016. Last na release, 2016, di ba? Wala na nilabas. Wala na nilabas ulit. 2016 yung last. Na Jordan 1. E di, after nun, marami may gusto. Gusto ko pa rin ng brands eh. Mm. Kasi nostalgic sa kanila na sinuot siya ni Jordan. Mm. Di ba? Kaya so, kumbaga, bibilin siya ng mas... na mas mataas. Same thing as a vintage. Maraming may gusto eh. Tama. Diba? For example, a 2-pack shirt could cost magkano na. Nanood ako nung recently lang nag live auction yung season pass nga. Hmm. One shirt na Bob Marley na benta nila ng 27,000 live dollars. Auction. Pesos. Okay. Pero diba, marami kasing nagkakaroon ng nagkakaroon siya ng so may bumili. May bumili. O, di ba? Parang ganun lang din siya in a way na sa isang t-shirt, ikaw makakapagdikta ng value. Eh. Tsaka yung market kasi growing. Oo, lumalaki. Yun nga sinabi ni Virgil noon na the next thing is yung vintage na siya. Virgil actually ahead iba yung ahead of time yung isip nun, napanood ko rin yung mga documentaries niya, yung mga kung paano siya yung mama. Oh. And naniniwala ako ito na yung next siya pero na, sa akin itong negosyo masaya lang ako dito, yun yung pinakayaman ko dito, yun ang importante. Oh. Alam mo yung mga bagay na to kasi yun naman talaga eh. Yeah. As a businessman, as a negosyante, masaya ka kung ano yung ginagawa mo. Oh. Yun ang importante kasi kung profit-wise, hindi naman siya ganun katas eh. Kasi, for example, ayun, maraming natutulog na damit eh, di ba? So, yung cost niyan, talo mo na eh. Di ba? Pero, kung papasukin mo siya on a business perspective, pero kung papasukin mo siya as way of life, ito yung way of life ko eh. Kaya ayoko mag 9 to 5. Di ba? Ayoko magtrabaho kasi ito yung way of life ko eh. Napaganda. Diba? At the end of the day, pagising ko, hindi ako yung tipong slave na parang ito na naman. Ito, pagising ko, ayan, gusto ko pa rin yung ginagawa ko. Matulog man ako, gusto ko pa rin yung ginagawa ko. Hindi ka sobrang panalo. Hindi ka sobrang talo. Hindi ka malabo matalo. Oo. Kasi, yun ang maganda eh. Ang pinakapanalo mo na dyan is, nagkakaroon ka ng opportunity na ma-showcase mo yung sarili mo. Diba? Kumbaga, maraming tao na gustong magganito pero hindi nila alam kung paano. Pero at the end of the day, pwede mo naman subukan eh. Tama. Pero may mga iba kasi sa isang negosyo, lalo na pag pumapatok, lahat pinapapasukin eh. May mga ganong mentalidad ng tao. Ito yung in, papasukin ko. Oo. Pero hindi nila alam yung pinapasok nila kung ano yung proseso. Oo. Doon nagkakaproblema minsan. Unlike sa atin, ako mahal ko yung ginagawa ko sa business ko, sa sarili ko, sa Billingware. Mahal mo tong vintage food. Alam mo kasi yung proseso nito, yung pagod mo, totoo. Kung paano yung pattern, paano ka umakyat, kung paano ka naglakbay sa biyahe mo. Same din sa akin, paano ako lumakbay. Mm-hmm. Sila kasi, nakita nila siguro na, okay siya. Okay siya. Okay si price, okay si Gio, okay yung business. Mm-hmm. Pasukin natin yan. Hindi ganun kadali. Hindi. Pero mas hindi nila alam na minsan ang susi dito is sakripisyo, pagod, at yung kasayahan na gawin itong mga bagay na ito. Totoo. Diba? Yun yung sinasabi mo rin. Tama nga, kaya ang ganda na sinabi mo na parang yung way of life mo ito eh. Oo, ito yung way of life. Masaya ako dito eh. Yung wala akong boss, ito yung ginagawa ko, ito yung dito ako masaya. Mm. So bro, maiba tayo.
Gusto ko lang malaman kung hahayaan mo ako makita ano yung mga pinakamahal mong mga ano dito. Pwede mo namin makita? Pwede, pwede. So, brother, ano mga t-shirts dyan na pwede mo sa atin? Talagang ito, medyo expensive. Ang... Medyo, para sa akin, nostalgic na to. Kasi, Zoo York Supreme to eh. Pero hindi siya yung nilabas ng Supreme. Kasi Zoo York siya eh. Before 1994. Zoo York Supreme? Oo. Ang Zoo York kasi, mas sikat siya before sa Supreme. Oo naman. Oo so, naman. Nagkaroon ng collaboration sila without them knowing. Isa to sa favorite shirt nung ni Sean Wotherspoon sa round 2. Okay. Ayun. So, ito, isa sa mga rare finds na mga, kumbaga, who would have thought na mayroon palang collab yung Zoo York na Supreme. Totoo. Diba? Totoo. So, kung fan ka nung Supreme, sigurado, alam mo yung ano eh. Alam at saka sa collab-collab, lalo yung mga imposible na, no? Kasi, imposible nga ang tingin mo imposible. Noon, ang Zoo York, sobrang lakas. So sila, kasi New York skate scene eh. Okay. Si Supreme upcoming pa lang. Okay. So kumbaga, ang point nila doon, si Supreme, para makilala pa lang, nag-tie up sila for, with Zoo York. Zoo York. Oo, with Zoo York. Tapos, ito yung isa sa nila. Na-release siya? Alam ko na-release to, pero ito kasi reissue. Ang alam ko reissue kasi to, dahil Zoo York yung tag. Okay. Ang noon is Supreme yung tag. Tag, okay. O, ito alam ko, reissue to. Oh. Pero, di ba, para makita mo yung Zoo York Supreme. Supreme. Na Supreme, di ba? So, magkano tingin mo pwede mong yung price value? Sa akin, wala akong presyo pa dito presyo eh. Kasi, sino ang, kumbaga, sa 1,000 tao, sa 2,000 tao? Siguro, meron nito, isa o dalawang tao lang mismo. Eh. Diba? So, kaya ang hirap, di ba? Parang mahirap sa presyo. Eh. Tapos, ito, so, next. Pinost ko to, ano lang yata, 500 USD. Pero ano kasi to eh, ito yung mga unang US dollars. Oo. Ito yung mga unang vape, London exclusive to. Tapos on a Hanes tag, Hanes tag. So Hanes beefy pa yan, parang, di ba? Ito yung mga alam ko hand printed pa to ni Nico. Ito. So London exclusive. Tapos may tag pa siya, bro. Oo, oh, yan, yan. Nandyan. Oh. So, hanggang ngayon, binibenta mo pa rin siya na $500? Oo. Oh, $500? Siguro, pag nagkaroon ako ng medyo mas magandang offer. Offer, oo. Oh. Ngayon, pwede ibenta ko na rin. Grabe, yun, no? Tapos ito. Ito, solid. Patingin. Sino ba hindi makakaalala nito, eh? Di ba? Bata pa lang ako, bro. Naalala ko tuloy yung bata ako. Biker Mice pa. Biker Mice. Sobrang solid yan. May mga laruan pa yan dati. Oo. Oh, oh. Ito, 1994 siya. Vintage talaga. Oo. No? Printed na 1994. Single stitch. Yeah. Tapos, XL tag. Single stitch. Ayan. Yeah. Oh. Actually, personal shirt to. Okay. Sabi ko, pwede kong siguro ibenta. Pero may offer nito sa akin na $400. Pero yung titignan ko yun. $400. Pero parang hirap bitawan ng ganun-ganun na lang. Parang. Kasi... Sipin mo, $400 ngayon, bro. Ano siya eh? Oo. Oh, hindi mo 20, pa rin kinagat. 20K na rin siya. Oo. 20K na rin siya. Hmm. Titingnan ko muna. Sayang eh. Di ba? Parang... Hindi lahat ng oras na makakuha ka nito. Hindi siya yung basta-basta na pwede mo ibigay ng ganun-ganun na lang. So, yun. Tapos ito. Sa akin kasi... Ayun talaga. Ito. Si Jordan. Sa akin, priceless siya. Mm-hmm. Kasi, growing up, nanonood na ako sa kanya, bata pa lang ako eh. Tapos, binibilang pa ako ng tatay ko na ng Gatorade. Kasi nanonood ako nung laro niya. Siyempre, growing up, Jordan at Team USA. Ito na yung nearest na malapit ako sa kanya. Kaya nga sinabi mo kanina. Mm-hmm. Kaya para sa'yo, priceless na. Priceless siya. Maraming nagtatanong dito kung binibenta ko to, pero... Hindi, sayang eh. So yun, dun mo makikita talaga na hindi lang siya basta business. Hindi siya negosyo. Kasi kung peperahin ko nga lang, siguro marami rin akong mga damit na personal na pwede ko nang ibenta. Okay. Pero hindi. Like, for example, meron akong t-shirt na Kobe Bryant. Mm-hmm. Na, ano siya, yung parang bootleg na rap tee. Mm-hmm. Pero hindi ko binibenta kasi parang, sayang eh, di ba? Parang, growing up, siya si Jordan ng New Age. Eh. Tama. Diba? Oh, parang man. Sayang si Kobe. Totoo yun. Diba? Lalo ngayon. Lalo ngayon na nawala siya.
eh, mas maraming nagkakaroon ng, syempre tumataas yung value, pero sa akin, hindi na, parang sayang, tago ko na lang. Tama naman. Tapos ito, so ano naman yan, bro? Ano to, North Face Sakai. Si Sakai kasi designer, Japanese yeah, designer. Sakai, yeah. Ngayon, may sapatos din yan eh. Oo, nakikilala siya sa collab sa Nike. Pero matagal na tong designer ng Japan. Ngayon, ito, sinod kasi ni Pharrell Williams. Tapos retail niya yata is $2,500. Damn. SRP pa lang yun, na-release sa store. Noong time na yun? Oo. Anong year yan, Pat? Hindi ko alam eh. Siguro mo, 2015, 2016 lang ito. Tapos yun, bale, pinost ko to ng $1,500. So, siya, dun mo siya binibenta? Oo, oh, sa international market. $1,500, mga magkano yun? Mga 70,000. 70,000 pesos. So, pero kasi, hindi ka basta-basta magka-come up na... Kaya hindi mo kasi mas makikita yun? Oo, kaya kumbaga, nagkakaroon ka ng chance na i-hold na rin. Mm-hmm. Kasi kung, hindi mo naman basta-basta bibitawan niya ng ganitong presyo lang. Oo. Parang alam mo, parang hindi ko gagawin yun kasi. Parang minsan ang vintage na, na collection is like painting. Ayun, tumataas na siya. Kung hindi mo ibibigay yung presyo na gusto, hindi ko ito papakawalan. Oo. Sa kahit anong baba ng gusto mo. Mm. Or kahit malapit sa presyo na gusto ko. Mm-mm. Gusto ko eh. Parang may pride ka dun eh. Kung ano yung sinabi ko, walang tawad. Yun na yun. Mm-hmm. So ganun-ganun siya. Ganun na rin ang nangyayari sa vintage game kung titignan mo. Kasi, for example, di ba, ang painting is may bidding. Si vintage shirts, may bidding na rin. Tapos, kumbaga, every person may right kung magkano nila pwede presyo yun. Kasi hindi natin alam kung magkano nila nabibili din eh. Like, for example, sa amin, may mga pumupunta dito na bakit parang ang mahal. Mm, diba? Mm. Ba't parang ang mahal ng mga damit? Eh, keso ganito, ganyan, mas mura dito. Sa amin kasi, hindi naman namin nakukuha lahat yan sa thrift lang. Yeah. Diba? Parang nakukuha rin namin sa mga resellers, sa mga tao. So, kumbaga, ano lang yan eh, tulungan lang din eh. Kumbaga, kami na lang yung nagpapatulog ng pera. At least sila, kumbaga, nakatulong din kami sa kanila kasi to feed their family. Binibili rin namin sa kanila. So hindi siya, hindi yun yung minsan na nagiging mahirap na i-push. Pero kumbaga, yun nga, hindi naman natin pwedeng ikwento yun sa mga customers na ito yung struggle, naman, ito yung hirap. Ganito. Kasi hindi siya pwedeng maging rason, kaya nga siya bumibili sa'yo. At saka ano, bago mo pasukin yung kunyari, example, bago mo pasukin yung isang lugar o bagay or shop, kailangan alam mo kung ano yung pinapasok para hindi ka nabibigla. Like, parang ba't ang mahal nito? Hindi mo alam yung pinasok mo pala sa mga exclusive na mga items yung nando doon na mabibigla ka, bakit mahal? Tsaka ngayon, nakapansin ko lang ha, sobrang dami na rin ng vintage stores sa Manila. Manila. Dito lang sa Makati, meron na rin. Siba mo, dalawa na rin yata aside sa amin. Tapos, sa ano, sa Quezon City, madami na rin. So, nakakatuwa lang din kasi ilan lang kami nag-start noon na may ganito eh. Diba? Parang mga tatlo, apat lang yata. Tapos ngayon, marami na. So, alam mo yun, nagkakaroon ng option kasi yung tao na, ah dito, punta ako dito. Ayun. Yun din ang masaya kasi sa akin, hindi ko naman sila tinuturing as competitors eh. Kasi growing siya as a community. At mas maganda, yun nga, gaya nga na sinabi ko nun, mas maraming tindahan, mas maraming bibili. Oo, mas maraming bibili. Mas lumalakas yung market. Ako nga, sa shop ko nga eh, sa Sampaloc, ang dami namin clothing store doon. Pero pag-iisipin ko, hindi naman ako nagagalit. Bakit? Kasi mas ganun lumalakas yung market. Oo. So, ang ano doon is, sinong makasurvive? Oo. Sino yung gagawa ng magandang bagay para makabenta ng mas maayos? Mm. Eh, yun ang matitira. Or kahit, hindi naman sa yun ang matitira. Siyempre, wish ko rin na sila kasama ko rin sa pag-angat. So, the more na marami nagtatayo ng ganun sa industriya na to, the more na mas lumalakas. Same din sa industriya nyo. The more na marami na kakaalam, na tumatangkilik, the more na maraming may bumibili at na-appreciate kung anong klase ng fashion at industriya to,
the more na mas lumalas maraming, mas lumalas yung industry ng kasi growing community siya eh. Growing community siya in a way na hindi lang sa amin, hindi lang sa vintage culture. Kasi as a hip-hop fan, di ba? Mm. Parang hip-hop culture is growing. Sobra. Di ba? Growing siya. In a way lang na kahit akala mo sa mga bata na naglalakad-lakad na nagkakaroon ka ng influensya sa kanila mismo. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung, kung paano nila i-absorb yung, for example, sa music, hindi mo alam kung paano nila i-absorb yung music eh. Di ba? For example, binigyan mo sila ng ito yung sinabi mo, para sa kanila, dadamdamin nila yun. Papasok sa kanila yun. Papasok sa kanila yun. Kaya kumbaga yung influence ng music, kasi interconnected siya for me. Music, art, yeah, fashion, sneakers, all in one. Basketball show. Actually. Basketball, sobrang laki ng basketball. Diba? So, yun, lahat yun. Nagkoconnect-connect lahat yun. Yung industry. Kaya masaya siya. Diba, yun nga sinasabi din ni Boss Biggs. Na tulong-tulong tayo. Totoo yun, totoo. Tulong-tulong tayo. Kasi wala eh, wala rin naman ibang tutulong kundi tayo-tayo lang din nasa community. Diba? Kasi paano siya magsusurvive kung hilaan tayo pababa? Gorni yun eh. So maganda yung lahat tayo nagsasaksi. Kasi diba, parang mas masaya siya na marami. So yun, mga tol, sa mga nanonood ngayon ng video na to, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga mahilig at tumatangkilik ng vintage. Alam nyo na, pwede kayo pumunta dito sa Vintage Vault. Maraming salamat sa iyo, Gio. Maraming salamat. Sana mabless palalo itong business mo at sa passion mo na to. So alam nyo na, mga tol, the villain life. Masyadong vintage. Ang mga inaano ko, Panay branded yung mga high-end. Ah, oo, yung mga high-end, yes. Pero ngayon kasi medyo naubusan ako gawa nung nagda-live training ako. Oo. Kaya yung mga stock ko ngayon, konti lang. So hindi siya totally new? Ano talaga mga gusto niya? Ano siya? Oo, mga Supreme din, ano? Naka-side yan. Pero ito mga kanila na to eh, no? Yan mga new school na, new school na to. Parang na si Ron sa LDP, Triple H. Sa online niya ata na. Oo, oh, parang yung black ba yun? Yung black. Tapos may maliit na logo na tayo. Dito pala na video. Dito ganyan. Oh, ganda.
solid. Ngayon, wala din ako yung mga bag kasi naubos. Oo, oh, parang ako nga, no? Kaya jacket. Parang nakita ko yung scroll niya, may mga bags ka na binibenta. Pero parang nga, oo, oh, naubos nga. Obvious eh. Parang hindi na yung mga panlaban talaga na matitindihan eh. Kailan ka ulit nakakaroon ng supply pagka? Usually, weekly naman. Weekly naman? Monthly yun. Nagkakaroon nga. Kasi nagbubukas ako ng kahon mismo sa bodega na. Mm. Ang ginagawa ko, yung mga nabibenta ko, yun lang yung dinadala ko dito. Tapos, kita. Ayos din. Lumalaki rin talaga yung industriya. Lumalaki yung industriya na rin. Sabi mo, nasa Pilipinas, ang daming yung ganitong, tapos nagmamahal, no? Yan ang hiwaga talaga ng bukay. Oo, totoo. At saan, daming yung mama. May makakakilala rin ako, ang dami rin ang kapera dahil buhay ng pamilya. Salamat, bro. Thank you. Salamat sa pagdaan. Thank you.